What is up mga bro? We are back with another shoe unboxing video. And for today, mag-unbox tayo ng Air Force 1 na order natin sa Zalora. Let's go! Okay, so dumating na nga yung in-order natin na sapatos galing sa Zalora. And ito na siya, nakaganito siya ng packaging, naka-pouch siya. So kung order kayo sa Zalora, make sure na may naka-ready na kayong money kasi napakabilis ng shipping nila. Biruin nyo, in-order ko siya ng mga 5 p.m. at dumating siya kinabukasan ng umaga. Ganun kabilis. So tara, i-open natin to. Okay, so meron siyang pouch at sa loob ng pouch meron siyang sorter box. Okay, naka sorter box pa siya para makakasiguro na safe na safe din pati yung box at walang damage. Kasi syempre gusto natin na dumating sa atin yung package na pati ang box ay maayos. Sino ba namang may gusto na sira-sira ang box ng bagong sapatos nyo, diba? Okay, so ganito na yung box niya. Here's the shoe. Okay, so yung typical na Air Force 1 na gray box ang nakuha natin, no? Ngayon lang yung top niya, nakalagay Air Force 1. Tapos nothing dito sa mga side, wala namang mga print dito sa mga side. And ito yung details, no, ng sapatos. Okay, so size 10 yung in-order natin. And Air Force 1 LV8. Okay, so LV8 meaning elevate. Meron siyang tissue paper na may mga nakalagay na Air Force 1. Okay, nakikita niyo sa camera, may mga naka-print na Air Force 1. Ba-bam! So, ito yung Air Force 1 na NBA 75 Anniversary Edition. Okay, so kinakommemorate nito ang 75th anniversary ng NBA. At yung mga nakarang linggo nga, napanood natin sa TV na umattend sa ceremony yung 75 greatest player ng NBA. And itong shoes na to para sa akin napakagandang parang commemorative shoe para sa anniversary ng NBA. Let's check the details. Okay, unahin natin tong uppers. Okay. Uppers niya is color black yung banda rito. Okay, and it's made of soft leather. Okay, hindi siya gaya ng mga ibang Air Force 1 na medyo hard yung leather. Ito, soft ang leather niya. Okay. And then, dito sa side na to, kulay gray ang color. And then, kulay red ang swoosh niya, which is a leather material din. And dito sa back side is leather din. Same leather material lang nandito. Same materials. And then sa likod, kung mapapansin nyo, meron siyang tatlong color ng swoosh. Okay, so the red, the gray, and the black swoosh. And then dito sa kabilang side, makikita nyo ay iba naman ang color combination niya. Okay, kung dito sa kabila ay kulay red yung swoosh, dito naman sa kabila ay kulay gray yung swoosh. Binaliktad naman, tapos kulay green, kulay red naman yung kanyang background. Okay. And then meron siyang black lace. Okay, wala naman siyang alternate lace na kasama. Talagang black lace na talaga siya. And then meron dito ng nakaburda na Nike logo. And then itong normally nakalagay rito AF1. Tapos parang matte. Ito naman glossy siya na stainless. And kung makikita nyo, if you're going to take a closer look, meron siyang diamond na nakalagay dyan, no? Diamond which symbolizes yung 75th anniversary nga. And let's take a look at the tongue part. Okay. So yung tongue part niya, logo ng NBA, and then nakalagay 75th anniversary. Okay, and then dito naman sa ilalim nakalagay ang kulay red na print ng Nike Air. Now let's talk about the midsole. Okay, so ang midsole niya is color white, and then
dito sa area na to, sa pinakataas na midsole, I don't think na makikita sa camera, pero meron siyang paint dito na kulay gray. Okay, so gray ang print, ang ano niya dito, paint. Kakulay niya yung gray color nito na meron dito sa line na to. Kulay gray paint siya. And kung mapapansin nyo na normally yung stitching nito is kakulay ng midsole, ang stitching na ginamit dito ay kulay red. Kaya angat na angat siya kung titignan mo sa personal, no? Angat na angat yung color red niya. Okay? And then the outsole ay color black. Okay? So syempre, the usual pattern ng Air Force One. And then color black ang ano niya, ang outsole niya. And then yung another pair niya is same lang naman, okay? Same blocking and the same color. Okay? So, kung maglalakad kayo, medyo magandang tignan, no? Para siyang akala mo mismatch, pero di naman siya mismatch kasi yung outer niya, yung outer color niya is red and red, black, and gray. Okay, so yung sa outer part ng sapatos. Pero yung sa inner niya is iba naman ng color combination. It's a swoosh na kulay red, background na gray, and then color black. So kung nakatayo kayo, ganyan na itsura niya, no? And ako nga pala, ito ay tinatawag din na Blazers colorway. As you can see, ito yung color combination ng Blazers jersey. The red, the gray, and the black. At may lumabas din ito na Lakers colorway naman. And yun ay yung light blue and white na ginagamit nilang jersey paminsan-minsan. Kung fan kayo ng NBA, this is, for me, is a must-have. Kasi ito ay 75th anniversary edition ng NBA Air Force One. So, kailan pa ba susunod na magkakaroon ng anniversary Air Force One, di ba? So, susunod siguro mga yung 100 year anniversary nila. Kasi every 25 years lang naman nila sinaselebrate ang mga ganitong occasion sa NBA. So, if you're a fan of NBA and if you're a fan of Air Force One, yes, I must say, no, this is a must have. Ang original price nga pala nito ay nasa 5,250, pero nabili lang natin siya sa sale price na 4,200 gamit ang Zalora voucher. Now let's do a montage. Naghahanap kayo ng mga sale price na shoes, pwede yung i-visit ang Zalora. All you have to do is just download the application. Zalora, baka naman. So, there you go. Yan ang ating quick unboxing and review ng Air Force One NBA 75th Anniversary. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at mahilig kayo sa mga topics about toys, shoes, basketball, pati na rin mga gadgets, ito ang channel na para sa inyo. Please subscribe to my channel. You can also like, share, and comment. One love, no hate. Peace out.